have this one in either way. I feel like a jealous friend with regards to this one. We also have time machine. We also got this in either way. Kung sasabihin ng Diyos na meron kayong tao na kakilala nyo na siya simula noon pa lang. Okay? At hindi kayo makaintindihan, tsaka madalas na nag-aaway kayo, tsaka feeling mo magbe-break yung connection ninyo. I feel na kung hindi man to friend, can be a relative or somebody that you really know, pero hindi kayo magkasundo. Pero connected kayo sa isa't isa, maybe dahil sa work, pwede dahil sa mga kaibigan, and so on. So, you also have the future in reverse. Okay, kaya kayo nag-aaway kasi gusto sabihin ng Diyos na dapat sa future ay hindi na kayo connected or minimake sure ng Panginoon na hindi na kayo actually magkaroon ng ganitong tao sa inyong buhay kasi first of all, hindi nyo naman siya ka-vibe. Okay, so huwag niyong pagpilitan yung sarili niyo sa kanya kasi this isn't the right person for you as your friend or can be yung mga dapat na kasundo mo, hindi kasi siya yun. So you have this one in either way. So kasi guys, okay, kung tinago niyo siya till future, patuloy na magkakaroon ng deceitful person sa inyong buhay. So, oops, it's in either way. So, gusto sabihin ng Panginoon sa inyo na kung may mga sign na na yung tao ay hindi mabuti para sa inyo, lagi kayo nag-aaway, hindi kayo magka-vibe, you know. Pinipilit kasi ng Panginoon na pakawalan mo tong taong to. Pero kasi, kaya yung oops natin, naka-in either way yan, kasi iba siguro sa inyo, you're still holding on to this connection, kahit na hindi naman dapat, okay? Dapat matutunan nyo na dapat you release people that don't resonate with you. It's for the best, it's for your future, para wala na kayong problemahin about sa deceitful person sa inyong buhay. And so, we also have this one, because first of all, you guys aren't fated at all. Okay? Because this person is somebody who brainwash or can be somebody na nagpe-play mind games sa'yo. So, para walang ganyang problema sa iyong buhay, layuan niyo yung mga taong deceitful. At saka may pagka-demanding attitude is what I sense. So, this is kind of like turning in reverse. Okay? So, you're being called on by heaven to release yourself from this person, from the lies and illusion that this person has said to you. Kasi baka nangyari na yan is try kanyang i-brainwash or pwedeng turuan ng mga negative na bagay. Baka kasi bad influence sa iyong buhay, kaya din kayo nilalayo sa kanya. Okay? So, you have the greed here in either way. We also have this one, see. So, itong tao na to, okay, meron siyang problema with regards sa kanyang attitude. Siguro naging greedy na siya. And maybe this is also a person that's encouraging you to be like him or her. So, wag kayong ma-fall sa kanyang sinasabi, sa mga tuksong ginagawa niya. Kasi, I really feel na yun nga, yung dahilan ng Diyos, ba't ka nilalayo? Kasi ayaw niya na matulad ka sa taong ito. Okay, I feel like this is kind of like a person that is also your hater, but at the same time can be your friend, relative, or so forth. Kaya, I feel na may nasa-sense ako na energy na mabigat sa eyes. Kasi siguro, you know, nalulungkot ang Panginoon na itong tao na to ay yung tumigil at hindi lang yun, hinihikayat niya rin yung iba na maging masama kagaya niya. So, sana wag kayong actually patukso, layuan niyo yung mga tao na bad influence sa inyong buhay at mga tao na nagbe-brainwash na mag-iba yung perspective mo and so on. So anyway, that's it guys with the reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.